Hello po! Nagbabalik po ang GG's Tutorial 101. Ngayong araw po na ito, may bago po tayong project. Ito po ay ang GG's Style Curtain. Sundan nyo lang po ang aking tutorial. Mabubuo nyo rin po ito. Okay po? Dahil heart month po ngayon, ito red na red po ako. Happy heart month po! God bless po! There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya. Ayan po. Mag-i-start na po tayo. Susukatin po muna natin lahat ng parts, lahat ng pacing na ating gagamitin para sa ating gagawing kortina. Sumukat po ako ng 35 inches. Thirty-five centimeter po. 35 centimeter para sa, yan po ay para sa gagamitin natin dun sa front ng curtain. Yan. Gagawa po ako ng bale, dalawa po ang aking gagawin. Para po yan dun sa front na 40. Pag magugupit po tayo ng tela, lagi natin tandaan na tupi po natin ang dalawang tupi para hindi tayo masyadong mahirapan kasi masyadong mahirapan. May ginawa po akong tutorial para dyan. Sana'y napanood po. Gagawin po natin 14 dati ang order po sa atin ay bali 6 set po. Kaya naman po ako ay pinupit na 4 na piraso ngayon para yun sa dalawa set na 14. Pagkatapos ko po siyang gupitin ng 35 cm, gumupit po ako ng 3 inches sa magkabilang side. Bali, magiging wave po yan mamaya. Magiging wave po siya kasi magkabilang side po ay kinuhanan ko po siya ng 3 inches. Slide lang. Yan na po yung binupit ko kanina na 3 inches sa magkabilang side. Naging wave na po siya. So, start na po tayo. Tahiin po natin lahat ng pacing. Tahiin po natin lahat ng pacing. Yan po yung para sa front. Yan po yung binupit ko kanina.
Pagkatapos ko pong tahiin yung front para sa isa, yung front ko kanina na ginupit ko. Gusto ko rin po isabihin sa inyo na ako po ay nagupit din ng inakang body niya. Ang body po niya ay na ginupit ko kanina ay 75 inches. 75 inches po yung haba ng ginupit ko kaninang body. Magawa pa rin po ako nung front. Tinatahi ko po kasi yung tatahiin po natin lahat ng gilid, lahat po ng facing, lahat ng gagamitin nating facing sa ating paggawa ng body. Kailangan muna natin tahiin lahat ng gilid. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya. Know ya, know ya. Eyes, you're vacant. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. So, ito na po yung sa body. Yan po yung body na ginupit ko kanina. Yan po yung sinasabi kong 75 inches ang haba po. Hindi ko na po pinakita kasi masyado po mahaba ang ating video. Basta gumupit po ako ng 75 inches. Tapos yung gagawin natin ba? Tahiin lang po natin ulit yung magkabilang gilid. Lahat po ng side kailangan po natin tahiin. Half inch po, half inch. Yan, ganyan po. Paikot po yan, ha. Yung sa pinakang baba, kailangan po nating magtupi ng 1 inches. Yun po yung magiging laylaya natin. Kasi kailangan po mas malaki ang tupi doon sa baba. So, magtutupi po kayo ng 1 inches po sa baba. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world.
lace na gagamitin natin. Yan po yung lace. Yan. Yan po. Ang sukat po niyan ay 5 inches. Gumapit po ako ng 5 inches na sukat kanina. So, tatahiin din po natin ang magkabilang gilid niyan. Lahat po ay tatahiin. Lahat po ng facing, lagi natin tandaan. Tahiin po natin muna lahat ng facing para pag natahi po natin lahat, saka po natin i-join yan lahat. Sama-sama na po yan. Tatahiin po natin lahat ng gilid. Para po sa lace yan. Para maikabit po natin dun sa body. Ayan. Ayan. Kinahabit ko na po yung lace. Para pag kinabit po natin sa body, mahirap po kasi kapag kinabit po natin yung facing po na yan sa body. Tapos wala pa siyang lace, di mas mahirap kasi makapal na yung sasalang natin. Mabigat na siya. So, mas okay na ganyan pa lang. Kabit na natin yung lace. Ayan. Ang pagkakabit po ng lace, ano lang po yan? Tinutupi lang po yan. Tupiin lang po natin. Half inches lang po ng half inches. Ayan. Ayan po. Yung ginagawa ko po ay para sa mga mami na beginner. Ito po ay ginagawa ng mga mami na gusto matutong manahi, yung mag-uumpisa pa lang. Pero kapag halimbawang malaki na po ang inyong tahian, meron na pong ginagamit na material dito. Meron na pong put na ginagamit dyan sa makina para hindi nyo na kailangan magmanumano ng pagtutupi ng lace. May nabibili na po talaga yan. Yung mga pinapakita ko lang po ngayon, yan po yung
paano-paano na pwedeng gawin ng mga mami. Yeah, ganyan. Ganyan na po siya. Ganyan na po siya. Yeah. So, gagawin din po natin yung isa. Lalagyan din po natin yung isa kasi bali magiging dalawang panel po yan eh. Dalawang panel po yan, pero pagdidikitin po natin pagsasamahan natin. Ito na po siya. Natapos ko na po yung basic para sa front. Ayan. Ikinakabit ko na po ngayon yung front na ilalagay natin sa yung may lace po. Kakabit ko na po yan siya sa body. Ayan. Kinakabit ko na po siya. Tinatap ko na siya. So, tap lang po natin. Kakabit na po natin siya. Ayan, ganyan po siya. Ayan, diretso lang po yan. Tap po natin yan. Tapos, kasi diba magiging dalawa po yan. O, ayan, ikunin po natin isang panel. Isunod lang po natin siya. Isusunod lang po natin. Tapos yung isa. Kunin din natin yung isang front. Kasi may ikakabit din tayo sa front. So, ayan. Kabit natin yung isang front sa pangalawang panel. Ganyan din. Lahin din po natin. Itap lang po natin. Diretso lang po yan.
Ayan po, natapos ko na siya. Pagkatapos po niyan, tatahian po natin yan. Susukat po tayo ng 3 inches. Susukatan po natin yan ng 3 inches para sa lagayan po nung yung lagayan po ng sabitan po ng ating cortina. Yung tubo, yung paglalagyan po ng tubo. Papasukan ng tubo. So, sukat po tayo ng 3 inches mula sa taas. Ayan po siya. Yan po, yan pong ginagawa ko. Ito pong ginagawa ko na to. Yan po eh, yung dalawang pacing na nasa front. Pinagdugsong ko lang po yan. Pinagdugsong ko lang po siya. Para magkadikit siya. Para hindi siya maghihiwalay yung magkadikit na. Ganyan lang po siya. So ngayon, yan po yung 3 inches. Gamit po tayo ng medida. Sukatin po natin ng 3 inches. Yan po ay para sa tubo. Para sa tubo. Ayan. Tatahian po natin yan ng para sa tubo. Para yung paglalagyan po ng tubo. Ayan, siguraduhin lang po natin na 3 inches na 3 inches po ang sukat niyan kasi kung hindi po siya nag 3 inches, pangit po siya tingnan. Maliit yung dulo, yung kabila malaki. So, dapat sukatin pa rin natin. Pag hindi tayo sigurado sa sukat, kailangan po natin siya sukatin ang sukatin. Ayan, para sigurado tayo sa sukat. Ilalak po natin ang dulo ha. Lagi po tayo maglalagay ng lock sa dulo para hindi siya matastas. So, ayan. So, mula dun sa taas, maglalagay tayo na tatahin po tayo ng 1 inches po yan. 1 inches po kailangan po natin maglagay sa taas. Kailangan po kasi natin lagyan yan para mas maganda po siyang tingnan. Yan. 1 inches po mula doon sa taas. Sukatan natin 1 inches lang. Dire-diretso lang po. Natapos na po natin yung kinapit natin na lace sa taas. Yan, okay na po. So, ngayon, maglalagay po ulit ako ng lace para dyan sa gitna. Yung dalawa, yung hati sa gitna, lalagyan po natin siya ng lace.
style lang po siya, style. Kasi parang tingin ko mas okay na mayroon siyang bilis dyan sa gitna. Mamaya po makikita ninyo kung ano yung ating binuo for Tina, kung ano pong style. Marami po sa akin na-order ng ganyang style. Kasi mura lang naman po, kasi mura lang yung ganyang style sa akin. Maraming umu-order na ganyang style. Yung iba, butterfly style. So, ngayon ang order sa akin ay wave style. With lace sa middle. So, ayan. Naglalagay po ako ng lace niyan sa middle.